Sumainyong Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila sa kanya ay kanyang tinanong, "Anong hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kanyang kapatid niya ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo ay Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito ay Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan at pawang kabutihan ay sumainyo, mga kapatid, Pax et Bono. Ang unang pagkakilala ng mga unang tagusunod ng ating Panginoon ay siya'y guro, rabay. At ibig sabihin nito, siya ay tagapagturo ng landas. Harinawa, ganito rin ang ating pagkakilala sa Panginoon sa panahong ito. Na si Kristo, siya'y tunay na manliligtas, siya'y tunay na Mesiyas at Kristo, tulad ng ating narinig din sa Ebanghelyo, ay katuwang ng kanyang naging dakilang paglilingkod sa atin, ika nga, sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin mula sa mga konsekwensya ng ating mga kasalanan, ay higit sa lahat, siya'y guro. At ang guro, dapat sinusundan. At ang guro ay hindi lamang nagtuturo, kundi guro dahil siya'y modelo. Ang isang guro, ang isang rabay, ay sumasaksi sa kanyang itinuturo. Teaching by example. Kaya napakahalaga na pag kinakaharap natin ang Biblia, kinapupulutan natin ito ng aral para sa buhay. Kasi minsan, dumudulog tayo sa Panginoon para makatanggap ng kapahingahan, para makatanggap ng assurance o ng pagkasigurong tayo'y pakikinggan o yung ating dasal ay pagbibigyan. Pero bihira tayong dumudulog sa Panginoon at nagtatanong, "Lord, anong turo mo sa akin? Ano yung hamon mo sa akin? Ano ang dapat kong gawin? Paano ko huhubugin ang aking pagkatao at ang aking pamumuhay sang-ayon sa kalooban mo?" At isang malinaw na pagsasalita tungkol sa pagiging kawangis si Kristo ang narinig din natin sa sulat ng ating ebanghelista na si Apostol San Juan dito sa unang pagbasa. At napakalinaw ng kanyang pagkakasabi, "Sapagkat ang tao daw na nanatili sa kasalanan ay kampo ng Diablo." Ibig sabihin nun, kapag ang tao ay tunay na yumakap kay Kristo, kanyang titigilan na ang kanyang paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin ba nun, magiging perpekto siya? Actually, ang ibig sabihin nun ay susukuan na niya ang kanyang kasalanan at siya'y makikibaka na laban sa kanyang pagkamakasalanan. So yun yung unang disposisyon ng isang tagasunod ni Kristo. Alam niyang siya may pagkukulang
alam niyang siya may pagkakasala, at pag alam niya ang kanyang pagkakasala, lalabanan niya ito. Hindi siya parang magiging kampanting, ay ako'y marupok, ako'y nagkasala, kaya yain na, ako'y mauunawaan naman ng Panginoon. Kundi, hindi ito karapat dapat kay Kristo. Kaya dapat kong labanan ang aking pagkakasala. Pagkat ang mananatili sa kasalanan ay, tulad nga ng sabi ni San Pablo, ni San Juan pala, ay kampo ng Diablo. Alam niyo ang dalawang tanda ng pagkilos ng Diablo sa buhay ng tao? Una, yabak. Pangalawa, pagkakawatak-watak. Kung saan may pagkakawatak-watak, nandiyan ang Diablo. Kung saan nagkakaroon ng parang pagkabasag ng dating buo, nariyan ang Diablo. At kung nasaan yung parang nagpapayabang ng sarili, yung parang nagmamataas, nariyan ang Diablo. Kaya pansinin nyo yung wakas ng sulat ni San Juan. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito yung kitang-kitang bunga ng pagkilos ng Diablo. Sapagkat kapag nalagyan na ng pagkamakasirili ang puso ng tao at siya'y nagmayabang, hindi siya gagawa ng utos ng Diyos. Ang gagawin niya ay yung hilig niya at yung sa palagay niya ay tama, hindi yung turo ng guro. At kung sino mang hindi siya gagawa ng matuwid, at kung sino mang magmamataas, ay hindi iibig sa kapatid, sapagkat ang iibigin lang niya, yung sarili niya, yung kanyang kapakanan, kung ano yung makabubuti sa kanya, allergic, mahirapan sa ngalan ng pag-ibig. Pero ano ipinakitang landas ng guro? Una, naging matuwid kasi masunurin sa kalooban ng kanyang ama. At pangalawa, ipinakita ng ating guro na ang landas ng pagmamahal ay maghahatid sa kanyang bumaba mula langit doon sa sabsaban, maghahatid sa kanyang ibigay ang sariling buhay sa krus, at ihahatid din ang sarili araw-araw sa kamay ng makasalanang paring tulad ko upang maibahagi sa atin. Ibig sabihin niyan, hindi nagmamagaling ang ating guro. Hindi niya sinasabi, ako ay may karapatan at nasasaling ang aking karapatan. Kaya dapat panghawakan ng katarungan, tupukin ng apoy ang lahat ng lumalapastangan sa akin. Siya ay tahimik na nag-aanyaya sa atin magbagong buhay. Siya ay walang sawang nag-aanyaya at nagpaparaya sa atin, hindi dahil kinukonsinti tayo, kundi tinitiis niya ang ating pagkamakasalanan para magkaroon tayo ng pagkakataong makapagbalik loob. Pagkat pag naubos na ang panahon na ibinigay ng Ama, doon mananagot ang mga taong hindi nagpaturo sa kanyang anak. Kaya habang may panahon, mga kapatid, huwag lamang tayong matuwa sapagkat may mapagmahal tayong ng Diyos. Huwag tayong maging kampante dahil may kumpisalan kung saan matatanggap natin ang bunga ng pag-ibig ng Diyos. Bagkus, aktibo tayong magpaturo sa ating guro. Ang kumpisalan at ang Eukaristiya ay mga pagkakataon kung saan mabibigyan tayo ng pagpapanibago at bagong lakas upang gawin ang iniuutos ng guro. Upang masabi sa ating, kaya mo yan. Sige, take two. Huwag kang sumuko. Yakapin mo ang landas ng kabanal. Kahit katuwang nito ay ang pagbubuhat mo ng krus. Tila walang mas masakit kaysa sa umibig sa kaaway. O ang mas mahirap kaysa magpatawad sa isang taong nakasakit sa atin nang tunay namang siya ang may kasalanan. Pero mga kapatid, ito ang ipinakita sa ating halimbawa ng ating guro. At kung tayo'y magiging tunay na anak ng Diyos, isa lang naman ang anak ng Diyos talaga, si Kristo. At tayo'y naampun lang sa pamamagitan ng binyag kay Kristo,
Kung tayo'y magiging anak ng Diyos, kailangan nating gayahin ang itinurong landas, ang minodelong gawain ng tunay na anak ng Diyos. Nawa ang Kapaskuhang ito ay magbigay sa atin ng inspirasyon, magpanibago, at yakapin ang landas maging kawangis ni Kristo.